sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya ang ating mga natatanggap. Sa ating misa po ito, ialay natin ang ating mga personal na kahilingan at ang mga kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin. Isama din po natin ngayon ang ating mga kamag-anak, lalo't higit yung mga may sakit. Kaya bilang tinawag ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng awa at patawad sa ating mapagmahal na Amang nasa langit. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw gawi, hindi na ako titigil ng pag-iyak. Sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam namin gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan.
alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga diyos-diyosa ng alimang bansa. Hindi makakapagpaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala, patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupurin lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ang anak ng tao ang kanyang mga ang susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangi sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga po muli, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo kanyang inanyayahan na
dumalo sa banal na misa na ito. Ano ho? Minsan, maitatanong natin sa sarili natin o maaaring natanong na natin sa ating sarili o sa Diyos na ang katanungan ito. Bakit may mga masasama? Bakit may masama? Meron ho bang masamang tao? Tanungin din natin yan. Siguro na, may nasa isip na kayo, no? No. Bakit may masama? Bakit may kasamaan? Naalala ko po no, nung ako'y na nung pandemya, nung na-stuck tayo nung pandemic, hindi na tayo makalabas, hindi ho ba? Dahil sa pandemic, sa COVID-19, ang makaramihan ay ang ginawa, nagtanim. Naging plantito at plantita. Sino ba naging plantito at plantita rito? Wala. No? Marahil nahihiya lang kayo. Naging plantito rin ako. No? Sumubok din po akong magtanim. At ang una kong sinubukan ay yung sili. Kasi mapapakinabangan eh. Pag tumubo, may makukuha kang sili. Hindi ho ba? At dahil first time ko, no, nagtanim ako, pinataba ko yung lupa, nilagyan ko ng pataba, no, natural, dinidiligan ko yung tinanim ko. At dahil hindi ako mapagpasensya, umiinit ang ulo ko. Sabi ko, kailan ba tutubo itong siling ito? At nung may nakita akong tumutubo, sabi ko, para atang hindi ito sili. Binunot ko. Naghintay ako ng naghintay at wala nang tumubo. Yun pala ay sili. No? Hindi ko hinintay tumubong malaki dahil hindi ako mapagpasensya eh. Nabunot ko yung aking mabuting binhi. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinaliwanag ng ating Panginoon ang kwento o ang talinhaga ng masasamang damo sa bukid. Bakit ho kaya may masama? Sapagkat ang masama ay tinanim ng demonyo, tinanim ng diablo, hindi po yung tinanim ng Diyos. Hinasik ng demonyo ang binhi ng masama sa ating daigdig. Kaya nga, meron bang taong masama? Wala ho. Lahat po tayo ay mabuti. Lahat po tayo ay ginawa ng Diyos na mabuti. Kaya walang masama sa atin. Ngunit dahil mayroong kasamaan sa mundong inihasik, tayo ang gumagawa ng masama. Tayo ang nagpapataba sa binhi ng pagkamasamang tao. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Tayo ay patuloy na bibigyan ng panahon ng Panginoon para magbago. Kaya nga sabi niya, huwag niyo munang bunutin. Bigyan niyo ng oras para tumubo, para magbago. Ito ay paalala sa atin, mga kapatid, na ang Panginoon ay mapagpasensya sa atin. Tayo lang yung walang pasensya eh. Kaunting tubo ng damo sa buhay. Pilit nating tinatanggal, hindi natin alam yung pala ay mabuting binhi. Mabilis tayong sumuko sa mga problema. Hindi natin alam ang Panginoon ay nakatingin sa atin at naghihintay lamang na humingi tayo ng tulong sa Kanya. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay patuloy tayong bibigyan ng mga grasyang kailangan natin, ng pataba, ng tubig, ng araw, para tayo ay lumago. Tayo lang tao po ang gumagawa ng masama. Dahil minsan, ang akala nating masama ay para sa atin. Naniniwala po ako ang tao, hindi po yan gagawa ng masama. Dahil po yun masama eh. Hindi po ba? Masama po yun. Pero minsan, o madalas, nalilin lang tayo ng demonyo na yun ay makakabuti sa atin. Kaya tayo'y magdasal sa ating Panginoon
Nanawa malaman natin ang tunay na binhi ng kabutihan. At kapag nalaman natin ang binhi o ang kabutihan ating tinataglay, patuloy po natin itong palaguin. Maging mapagpasensya. Magdasal. Ipagdasal ang mga tao na nawa palaguin nila ang binhi ng kabutihan at hindi ang binhi ng masama. Bakit may masama? Dahil kasama yan sa buhay natin. Tayo ang gumawa niyan. Pero pinapahintulutan ng Panginoon ang masama nang sa gayon ang kabutihan ho ang lumago sa ating mga puso. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa am ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa mulat sa sila'y ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalang, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At kalungan ng bayan mong
nagsasalo, walang hanggang. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na August 31, ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ika-4, bukas po, July 31, ay bisita pastoral ng lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera, arsobispo ng Lipa. Ang mga oras ng banal na misa ay alas 6 at alas 8 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Minarapat nating pansamantalang ilipat ang mga oras ng misa upang bigyan daan ang pastoral visit. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-5, ngayong Sabado, 3 ng Agosto, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na damisa. Ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin na patuloy natin palaguin ang mga mabubuting binhi sa ating buhay. Patuloy po tayo magkaroon ng debosyon at patuloy na ipanalangin natin ang mga kamag-anak natin at lalo't higit ang mga taong may sakit. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang ating misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tandaan.